Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong sabihin ni Moira kay Kiri na pinatay umano ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang anak na si Ziwil, dahilanan na hindi ito nagtagumpay sa kanyang operasyon, ngunit si Moira ang may kagagawan kung bakit ito di natuloy dahil bigla na lamang nawala ang kidney na dinunit para sa anak ni Cherry. Sa kadahilanan ng marinig ito ng kambal ni Ziwil ay dito galit na galit itong kanyang kambal, at nang makita nito ng kanyang kambal itong si Doktora Annalyn Santos sa kadahilanan na hindi ito nagdadalawang isip, at agad nitong sinugod si Doktora Annalyn Santos at inaway ni kambal ni Ziwil, at sinabihan nito si Doktora Annalyn Santos na siya umano ang dahilan kung bakit umano nawala ang kanyang ate, at si Doktora Annalyn Santos umano ang pumatay sa kanyang ate. Sa kadahilanan na hindi nito napigilan ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang sarili, at hindi nito napigilan na mangiyak-iyak sa pagbibintang sa kanya dahil wala naman umano siyang kasalanan sa mga nangyayari. At dito nang magpaliwanag itong si Doktora Annalyn Santos ay hindi ito pinapakinggan sa kambal ni Ziwil, sa kadahilanan na agad naman nitong napasigaw nanay ni Ziwil na si Cherry, at sinabihan nito ang kanyang kambal na huwag umano itong basta-basta magbibintang dahil wala naman umano itong sapat na ebidensya na nagpapatunay na sinasadya umano ni Doktora Annalyn Santos na hindi mailigtas ang kanyang kambal. Ngunit hindi nito pinapakinggan sa kambal ni Ziwil ang sinasabi ng kanyang ina, sa kadahilanan na hindi ito nagpapapigil, at pinagdidiinan nito na itong si Doktora Annalyn Santos ang pumatay umano sa kanyang kakambal. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.